Salita na si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez kaugnay ng diumanoy pagkakasipa o expulsion mula sa Partido Federal ng Pilipinas. Kabilang sa mga ibinabatong akusasyon kontra kay Rodriguez, ang umano'y kataksilan sa partido at ilan pang questionableng aksyon na may tuturing bilang kapabayaan sa kanyang trabaho na ang kanya umanong papel upang mahirang bilang General Manager ng Philippine Ports Authority, si Christopher Pastrana na kalaunay nabulilyaso. Ayon sa mga nagrereklamo, may conflict of interest ang pagkakahirang kay Pastrana dahil chairman ito ng Archipelago of Ferries Corporation na nagpapatakbo ng ferry service na FASCAP. Pagkakautang rin naman o ang nasabing shipping line sa DOTR na kabuang 132 million pesos. Sabi ng dating kalihim sa isang panayam na pag-alaman nito ang desisyon kaugnay ng kanyang pagkakasibak mula sa isang kolumnista. Binanatan rin ito ang naunang pahayag ni Partido Federal Secretary General Tumelancion sa isang hiwalay na panayam na hindi umano pinansin ang pinadalang dalawang notice kaugnay ng mga inireklamo laban sa kanya. Ayon kay Rodriguez, Oktobre 18 pa lang ay pinaabot na niya sa mga mas nakakataas na opisyal ng partido ang nasabing usapin. Ginawa nilang media play itong internal squabble or internal... Tinawag rin ni Rodriguez bilang media play ang naging pagsasapubliko ng kanyang pagkakasibak dahil anya naging tampulan ng usapan ang dapat sanay internal matters and squabble ng partido dahil lahat ng mga grupong nasa larangan ng politika ay natural na mag-reorganize. Sa kabila ng lahat ng ito ay binagyan linaw ng dating kalihim na hindi ang partido ang naghalal sa kasalukuyang liderato kundi ang ipinakita ni Presidente Marcos sa kanyang pagtakbo. Dagdag pa ni Atty. Vic, nagtatapos na ang kanyang katapatan sa isang partido kung kakailanganin ng mas umiral ang katapatan sa mas mahalagang pambansang interes at sa 31.6 million na nagtiwala sa kanilang kakayahan. Yung acts inimical to the party, yan din ba ang basis ninyo? Kapag ka hindi pinagbibigyan ang kapritso ng partido, ay sasabihin ng disloyal. At I have committed acts inimical to the party. Eh, paano naman ang gagawin mo kung hindi naman talaga karapat dapat ma-appoint o hindi talaga qualified yung nag-a-apply? So again, wala akong ano rito, walang problema. Ang 4 ng Oktobre nang magbitiw si Atty. Vic Rodriguez sa pesto para umano mas magkaroon ng oras sa pinakamamahal na pamilya. Yan ang MRJW News na walang takot, walang pinapaboran. Edmar Estabillo, Mabuhay Patrol 1, Japan. Oscar Samaresta.